Pag-uusapan natin ang isang bagay na talagang pinag-uusapan ngayon sa defense industry, ang pagbili ng Philippine Navy ng hindi lang isa, kundi dalawang Scorpion-class submarines mula sa Naval Group. Meron ka sigurong tanong, ano ba ang cool sa offer na to? Ito ang sagot, hindi lang ito tungkol sa paggawa ng first ever submarine force ng Pilipinas, kundi pati na rin sa pagpapanatili nito sa long term. Ang offer ay binubuo ng tatlong core components, dalawang Scorpion-class submarines, training ng personnel, at ang pagdevelop ng Naval Operating Base Subic. Pero wait, eto pa. May mga report na ibang bansa ang nag-offer na mag-construct ng submarine sa Pilipinas sa kanilang mga proposals. Ito ay patunay sa strategic importance ng Pilipinas sa region at sa confidence ng ibang bansa sa potential nito na maging isang naval power. Ngayon, let's talk about the Scorpion SSK design na ino-offer sa Philippine Navy. Meron itong crew complement na 31 sailors, range na more than 10,000 nautical miles, at sea endurance na 80 days. Mas malakas ito kaysa sa existing Scorpions operated by Chile, Malaysia, at India in range and endurance. Ibig sabihin, mayroong malakas na asset ang Philippine Navy na magagamit nila for an extended period, at kaya nitong mag-operate ng malalayong lugar para protektahan ang maritime interests natin. At hindi natin pwedeng kalimutan ang Scorpion's impressive armaments. Merong 6 torpedo tubes na kayang mag-deploy ng 18 munitions kasama na ang SM-39 Exocet anti-ship missiles at F-21 heavyweight torpedoes. Talagang cool ito sa underwater battlefield.